tropa, magandang araw sa inyong lahat. So ako nga pala si Xiao at ngayong araw na ito ay magiging exciting dahil ite-test ride na natin ang CB500X. At ibabahagi ko sa inyo ang aking honest review or experience sa pagsakay ko sa ganitong klaseng motor. And at the same time mga tropa, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga essentials na mga accessories na kinabit namin dito sa CB500X. At kung ano nga ba ang mga gamit nito. So tara mga tropa! Mag-ride tayo ngayon papunta sa Cavite, dun sa bahay ng kuya ko. Tapos habang nag-ride tayo mga tropa, dun natin pag-uusapan yung rides nitong CB500X. At pagkadating naman natin sa dun sa Cavite, saka naman natin i-explain isa-isa itong mga accessories na kinabit natin dito sa CB500X. So tara mga tropa, let's go! Okay mga tropa, so papunta na tayo sa Rojas ngayon. So kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-gloves mga tropa, no? Kasi naalala ko, kapag na-gloves ako, nahihirapan akong ito, nandito kasi yung mga script ko, ayan eh. Tapos ang kinaganda dyan pare, ito, ayun oh. Mustang GT pare, sa harapan ko, pares kaming pula. Pogi naman, no? Ayun oh. Pogi. Tinadhana tayo pare. Ganda pare. Okay mga tropa, simulan muna natin sa specs ng motor. So isa na itong Euro 5 engine na may almost 18 liters fuel capacity, parallel twin engine, 4 stroke, dual overhead cam na mayroong exactly 471cc with 6 speed transmission, 1 down, 5 ups. ABS standard na siya mga tropa, harap at likod. Tapos front brake niya is 320mm disc with 4 piston Nissan caliper. Habang sa rear brake naman mga tropa ay meron 240mm disc, 2 piston Nissan caliper. Overall mga tropa, powerful engine na siya for this kind of adventure bike. Not much pagdating sa acceleration dahil malaki nga siya at mabigat. But still magbibigay pa rin siya ng power na gusto mo. Like kung gusto mo mag speed up, walang problema doon. And aside from that mga tropa, goods na goods to pagdating sa city driving and also pagdating sa mga off-road or malulubak na daan. And lastly mga tropa, sobrang tipid ng fuel consumption nito. Naglalaro lang around 25 to 30 kilometers per liter. Solid, diba? Okay, so let's go naman pagdating sa riding experience ko dito sa motor na to. Grabe mga tropa, sobrang relaxing, parang sarap umuwi ng probinsya, no? Yung gantong klaseng ambience. Itong riding position ko mga tropa, diba? Talagang relax na relax lang, oh. Padagdag niyo pa yung suspension nitong motor na to pare. Grabe. Smooth na smooth talaga para sa akin. So far, ito yung pinaka the best na nasakyan ko, no. Although meron naman ibang mga motor dyan na mas magaganda yung suspension, pero dito sa CB500X mga tropa, hindi ka na niya bibitinin. So nakalimutan ko banggitin yung front suspension mga tropa. So yung front suspension is non-adjustable 41mm fork. Then sa rear suspension naman mga tropa ay isang ProLink single adjustable shock with 9 position spring. So malambot talaga sa tropa lalo na pag may angkas ka. Every time na inihiram ko tong motor kay Papa, same reaction pare, over and over again. Hindi mo mawawala yung tinatawag na first time feels kung tawagin. Sobrang napaka-comfortable kasi. Tapos talagang premium na premium talaga yung riding experience dito sa CB500X. On my own opinion mga tropa, itong windshield naman mga tropa has served its purpose naman. Kasi hindi siya bumabangga, I mean yung hangin kasi hindi siya bumabangga sa katawan ko. Paangat lang yung hangin papunta dito sa helmet ko. Unlike sa mga naked bikes or sports bikes, iba yung aerodynamics nila eh. Kapag naked bike, salong-salo ng buong upper body mo yung hangin. Then kapag sports bikes naman, parang lumulusot lang yung hangin sa katawan mo kasi nakayuko kay, iba yung riding position mo eh, parang pang sports talaga, kumbaga pang hatawan talaga. Bali dito sa CB500X, parang nakasasakyan lang ako mga tropa, yun yung feeling ko. Sobrang upright yung riding position ko, tapos sobrang relax lang talaga, wala akong ibang masabi, talagang chill na chill lang talaga, diba? So overall mga tropa, the best talaga yung
riding experience ko dito sa CB500X. Okay, punta naman tayo sa downside ng motor na to, no, tropa. Itong downside na to, mga tropa, is based lang sa experience ko. So yung nararanasan ko, pwedeng hindi nyo maranasan, no? Pagdating lang naman sa downside. So una, mga tropa, masyado mataas sa akin tong motor na to. Kasi ang height ko, mga tropa, is 5'4 lang ako. At ang ideal height ng isang tao para sa ganitong klaseng adventure bike is around 5'8 and above, no? So based yun sa research ko, mga pare. Ang seat height ng CB500X ay 833mm or 32.8 inches, mga tropa. So dapat mga 32.8 inches yung ground clearance nung paa mo papunta dun sa may singit mo. At partida, mga tropa, tinabasan na itong upuan na to. No, hindi naman siya pina-lowered, tinabasan lang yung upuan niya, no? So ngayon, yung pag-upo ko talagang naka-tiptoe talaga ako. Or minsan nahihirapan akong sumingit-singit kasi nga mabigat yung motor, tapos maliit lang ako. So ang tendency, mabigat, no? Unlike kapag yung lapat na lapat talaga yung paa mo, eh talagang mas madali mong mababalance yung motor. So since nabanggit ko, mga tropa, na tinabasan yung upuan nito, so shout out and thank you sa JRC Apostry sa pagtabas ng upuan ng CB500X natin. So sobrang solid doon, pare. Sobrang pulido ng pagkaagawa nila doon. Specialty nila, mga tropa, is yung mga racing seats. So si Motodeck, alam ko doon kumuha eh, or doon siya nagpapagawa, doon sa JRC Upholstery. Tapos nasabi kong mabigat, mga tropa, dahil alam ko, to be exact, meron siyang 196.9 kilogram or 434 pounds yung overall weight ng CB500X kasama na yung fuel capacity. So nag-i-struggle ako pag heavy traffic. Yan, nag-struggle ako pag heavy traffic. Pero pag yung mga mild traffic lang, wala namang problema sa akin yun. Kasi wala eh. Okay lang sa akin yung ganun eh. Pero again, mga tropa, yung mga downsides na yon is baka nga dahil maliit ako, no, para sa ganitong klaseng motor. Okay, mga tropa, ngayon try natin yung power ng CB500X. So let's go. Tropa, so nakita nyo naman, sa totoo lang, hindi ko masyadong nag-aalanganin ako kasi kurbada kasi siya, no? Kurbada kasi yung daan, pero kita nyo naman yung power, diba? Pero hindi naman kasi siya talaga alam mo yun, pang batakan, no? Powerful siya para sa isang adventure bike. So yun yung pinaka ideal, saka yung comfort niya, no? So malakas siya ng motor, hindi ka naman bibitinin niya pag gusto mo talagang humarurot, wala namang problema doon, no? Pero unlike kung ikukumpara mo siya sa mga sports bike and other naked bikes, mas iba lang talaga yung acceleration nila compared sa mga adventure bikes, no? Ewan ko lang pagdating sa mga higher cc na adventure bikes, ha? Pero feeling ko kasi ganun din eh, kasi mabigat eh. Alam ko talaga, kadalasan sa mga adventure bikes is mabibigat talaga, di ba? So yun nga, mga tropa, kayo nang bahalang mag-judge, no, pagdating sa power nito. Pero para sa akin, solved na solved na ako sa power na binibigay nito ni CB500X. Okay, so malapit na tayo, mga tropa, malapit-lapit na tayo. Tamang kape na lang muna siguro, no?
SUV na ito, pare, XSR. Sabayan natin si tropa. Daming bangkingan dito, pare, no? Pwede ka mag-practice dito, no? Pero syempre, mag-iingat ka palagi, pare, katulad ng mga ganyan. Diba? Diba pwede basta-basta magpatakbo ng mabilis, pare. Oh, Lord! Dahil, di naman to race track. Pwede na! Tamang, you know, tamang harurod lang, pare. Sarap! Sarap talaga. Iba talaga ang riding experience dito sa motor na to. The best. Dito na tayo, pero parang nakalimutan ko kung saan yun ah. Bobo! Nakalimutan natin pare kung saan banda yung sa kabila ba yun? Sa kabila na lang tayo dumaan. Mundo niya. Saan ba yun? Ah, ito meron dito. Magaling kang kupal ka. Sorry, maikidaan. Maikidaan lang. Okay, ito na pala. Okay, ito nga pala, no? Shoutout sa kuya ko, no? Nandito tayo ngayon. Okay lang dito. So ayun ang kanyang Ninja 400 mga tropa. Yeah. Okay. Diba? Walang kapagod-pagod pare. Plus ang pogi pa ng CB500X natin dyan ah. Oh yeah. Okay. So mga tropa, kakain lang ako. Papahinga lang ako. Tapos maya maya eh, bablog na natin yung mga accessories na mga kinabit natin dyan. Yan ah. Okay. Okay mga sir, so bibili lang muna tayo ng chicken masala mga tropa, no? Para mamaya tropa full energy na tayo, no? Okay, dito na tayo mga tropa. Okay mga sir, na-order tayo ng chicken masala natin. So kain muna tayo mga tropa. Okay. Go. So si kuya muna magmamaneho na pauwi sa bahay nila. Tapos kainan na pare. Sir, nakabalik na tayo. So, lead sir. Aliko. Okay sir, ikaw muna. Yun. Uy, tae. Tae, sir. Tae, yeah. Solid yung ginawa mo, ha. Sir. Okay. Okay, mga sir. So,
nagkaroon tayong chance na ma-check din natin yung suspension sa likod pag angkas ka. So solid pare. Kasi mas ano siya eh, mas naglalaro siya kasi may mas mabigat dun sa likod mo. Although pag ako lang kanina, maganda pa rin naman siya. Masarap talaga sakyan, pero mas masarap talaga kapag may back ride pare. So kain muna kami ng chicken masala. So mayan na pare. Peace.